up mga bro, this is Raj Motovlog. So welcome back to my channel. So ngayon mga bro, i-discuss muna natin yung 4 basic tips sa pagmamaneho nitong auto gear shift para hindi siya masisira in a long run, okay? Auto gear shift kasi guys, basically is a manual transmission gearbox. So ito talaga is manual transmission gearbox ito. Parang may pinatong lang siya mekanismo or actuator doon sa may ibabaw na makina niya para mag-control ng clutch niya. Wala siyang clutch basically, okay? I-share ko sa inyo. Unang-una bro, is yung avoid natin yung power shifting nitong sa pagmamaneho ng auto gear shift. Okay? Just like driving the manual, avoid natin yung power shifting na tinatawag. Yung ginagawa ko sa sports car minsan, di sila nag-release ng gas pedal every time na mag-shift sila para ma-attain or ma-maintain nila yung specific na RPM. So huwag natin palaging gawin yon kasi nakakasira ito ng or nakaka-cause ng strain dun sa may drivetrain niya, the same time sa mga internal components ng engine niya. Kasi ito guys, hindi built-in for sports car na pwede mong isagsagarin yung ano niya, yung pag-shift mo. So smooth shifting ka lang dapat dito. Release mo yung gas pedal konti. Next mga bro, discuss din natin is yung creep function nitong sasakyan. Kasi ito guys, although may creep function ito, huwag tayong mag-fully rely dito pag nag-uphill driving tayo. Kasi unang-una, before siya mag-roll back, just like driving the manual, bigyan siya ng gas guys. Okay, i-re-rev siya konti para makontrol pa din yung packet niya. Kumbaga alalayin niyo yung creep function niya kasi hindi siya fully reliable pag sa uphill yung creep function. So yun mga bro, importante din yan. Pag uphill, manual mode, alalay sa handbrake. So kung sanay ka naman sa paggamit ng handbrake or hindi ka nagagamit ng handbrake, pag uphill, pag sanay ka sa manual transmission dati, so walang problema yan. Okay? Drive it like a manual without clutch. So, ikatatlo bro. Nabasa ko sa thread doon, dapat gawin natin pag naka-stop light, fully stop light tayo or nasa stop light tayo, shift nyo muna sa neutral at handbrake. Unlike sa may conventional automatic, okay na okay lang yun, walang problema yon. Pero dito guys, manual transmission gearbox to. Example, nag-drive mode ka, di ba? Pag nag-drive mode ka, naka-stop light, matagal yan, mga ilang seconds pa. Shift nyo muna sa neutral. Kasi pag hinayaan nyo yan sa drive mode, yung creep function niya, parang pinipigilan nyo. So, pag pinipigilan nyo yung creep function niya, in a long run bro, hindi natin alam, baka masira yung mga internal components nyo din, drive drain niya, masistrain din yun. Okay, so better put it in neutral. Prevention is better than cure. So, mas better pa din guys, na i-avoid natin yun. At the same time, hindi tayo magkakaroon ng problema dun sa engine niya. Okay? So, yan guys, neutral nyo lang. Para at least, di ba, makarelax din paa nyo habang matagal pa yung ano yung stoplight natin, di ba? Pang-apat, last but not the least, is yung left foot is a dead foot. Okay, wag natin gamitin yung left foot natin sa brake, okay? Kasi minsan yung pagsanay ka kasi sa manual, minsan nagkakaroon tayo ng adjustment dito, no? Sa automatic, ito sa AGS. Automatic man or AGS. So minsan ginagawa natin, atak tayo sa may gas pedal. At the same time, yung left foot natin is sa brake. Walang problema dun guys. Depende naman yan guys sa technique mo. Pero ang sinasabi dito is, may instances kasi yan, pag sanay ka sa manual, hindi mo matitimpla yung brakes natin. Unlike kasi sa manual na yung inapakan ng ano mo, ng left foot mo is clutch. Di ba dito? Minsan magkaroon yan ng apakan, masasabay. Hindi mo matitimpla. But in a long run, baka sa safety mo, at saka magkakaroon na rin yan ng strain sa drivetrain ng sasakyan. So basically, isang paa lang ginagamit natin. Itong isa, walang purpose ito. Dito ka lang sa may footrest, alalay ka lang dyan. Wala namang problema dun guys, pero may mga nabasa din na kasi akong thread na minsan kasi nalito ka. Halimbawa, pag galing ka naman sa manual transmission, instead na isang paa lang ginagamit mo, or moderation lang yung brakes, na full brake mo, at the same time, napakan mo rin yung gas mo. So, magkasabay, di ba? So, magkakos din yun guys ng problem. Prone ka din yun sa accident. Kasi, minsan, sinasabay mo siyang apakan. Next time ulit, gagawa tayo ng ibang vlog regarding sa ABS. At, please, hit like and subscribe na din. And, thank you mga bro. See you next time.